team na ito pagdating sa laban ng Archangel at RBC, in which we're going to see Archangel to have another set of comebacks dahil pwede nga dito makakuha ng advantage ng Archangel since we have here the Selena and also the Matilda being banned out onto our drafting phase. Tapos naman, sa side naman na yun ng RBC is going to be the Jawhead and the Nathan. Pero balikan ko lang din yung sinabi ko kanina, no? Comeback potential na ito for the side of RBC or rather ng Archangel dahil nakakuha na lang sila momentum coming from our game your team number 2. But look at their first priority pick. It's going to be none other than is the Hayabusa. Hayabusa Phobia. Pero kanina, parang RBC na yung kukuha ng dalawang game. Pero sabi nga natin kanina din sa broadcast, Archangel, ang ganti ng api, hindi nagpatalo ng game 2. Kaya ngayon, susubok sila para maiuwi at maibag ang 2-1 series dito sa match number 1. Oo, no? Hindi talaga malabong mangyari yun, no? For a fact na napakaganda na naging setup sila, all in favor of their Kufra with Super Joy Boy. Pagdating sa mga Titans Revenge niya, there's always a follow-up from the backlines na magre-rely na lang tayo dito when it comes to using it. Pero speaking of the Parsa, hindi pa rin nila babitawan yan, no? Until we're going to see him together with a Grok na pwede makapag-sustain onto the middle lane. Pero sabi dito kasi ng RBC, kami pa rin naman ang pwede mamayagpag dito. It's our game number 3. Kufra, kinuha nila kasama dito ng Eve, and there's also the potential of them securing in this Pakito. Mukhang iniisip ng RBC na mas nahihirapan silang i-defend yung Nathan kaysa sa Parsa. So, Nathan yung binan nila, binigay nila yung Parsa, pero ngayon nag-switch na ulit sila. Nung game number 1, si Yolo yung gumamit ng Kufra, sila yung nakakuha ng panalo doon. Sa game number 2, si ang Archangel naman ang kumuha ng Kufra, sila yung nakapanalo doon. Tignan natin kung may papanalo ulit sa game number 3 ng Kufra itong series na ito. Oo nga eh. There are times talaga no, napakahalaga ng mga setups dito. Your team is banning. And the potential threat na may bibigay dito ng bouncing ball. Pagdating sa mga slowing capabilities sa dito, dahil nga si Super Saksha naman dito, ang makakahawak dito ng Hayabusa. And there's also the potential threat para naman dito picking. Na makapag-pin down sila ng mga heroes from the either team. So, tama ka sa sinabi mo, Kent, no? Sa may mga times talaga na pwede kang manalo pagdating sa mga clashes. Lapit lamang ng mga crowd controls, ng mga heroes na meron ka. We have here the Pakita and also the Kufra na may sisecure na ngayon ng RBC. Tapos, tadagdagan mo pa na isa pang makunat ng hero, which is going to be the Alice para makapag-sustain at para makapagbigay sila ng magandang frontline laban dito sa Archangel, who will be using in the Parsa and also the Claude para sa ating third and fourth pick. Sobra. Sobra yung Alice kahapon. Ginamit din nila yan ng RBC versus Smart Omega at naiuwi nila yung game na yun ng 2-0. Pero tignan natin kung Alice ba talaga ang magdadala sa game number 3 para sa team ng RBC. Pero balik tayo dito sa lineup. Lancelot ulit kay Kazen. Ibabawi niya ata yung pagkatalo ng kanyang Lancelot kanina sa game number 2. It's a Lancelot versus Hayabusa. Binanan talaga dito ng Archangel yung pagkakataon nila ma-secure pa dito yung lane dahil sabi nga nila they have to rely on to the damage output na magbibigay dito ni Saksha tapos yung capabilities pa dito ng Claude na ma-secure nila yung mid to late phases of the game lalo na pwede sila maging ganado pagdating sa early stages. So let's see kung ano nga ba yung magiging momentum nila, yung control ng tempo nila dito na ilalatag sa isa't isa dahil hindi pa rin talaga natin alam eh. 1-1 na ang matches natin ngayon and now it's a do and die match. Tingnan natin kung sino nga ba yung mananalo for our match number 1, game number 3. Sobrang init ng Archangel. Nasa kanila na ang momentum ngayon sapagkat sila ang nakapag-uwi ng game number 2. Pero tignan natin kung early game, baka na ba agad to o hihintayin pa rin nila na magkaroon sila ng item at level 4. We have your YOLO though. Nakita natin na ito yung ginawa ni YOLO. So alam niya na ngayon kung paano niya ito i-counter-initiate. Onto the bottom lane naman, we have a possible one-on-one situation. Mas makunat pa ito sa makunat. We have your Barats moving in for the possible 1v1 laban dito kay Pakito. Pero tingnan natin yung mabubuo namang eksena laban sa purple buff at the very moment. We have here the Void Crystal para ma-zone sila kahit paano from any kind of engagement na ilalatag ng Archangel sa kanila. But now we also have your RBC to at least have good amount of positionings laban dito sa Archangel para makakuha sila ng surprise attacks laban sa kanila. Pero mukhang pitikan lang ang nangyayari dito sa unang minuto ng game na to. Archangel composing of Hayabusa, Barats, Parsa, Claude,
at graph. Para dito naman sa RPC, meron sila ditong Cupra, meron silang Pakito, Alice, at si Kaysa na gamit ang Lancelot. Tingnan natin kung sa lineup na ito, kung sino ang mag-uwi ng game number 3. Game number 3, it might go in favor for the side of Archangel at the very moment, knowing na medyo ganado sila pagdating sa mga gigi rotation nila dito. Pero huwag natin kalimutan yung lahat ng capabilities kasi ni YOLO pagdating sa kanyang mga setups. And speaking of YOLO, nag-aabang na lang siya dito into the bushes at nagpaparamdam siya kahit papano kina Super Joy Boy para alam nila na hindi sila pwedeng mag-overextend. Mapanghahawakan pa rin nila yung rotations nila dito. But look at Super Joy Boy pa rin na nang-aggressive lang into the mid phases of the game sa jungle side pa mismo ng RBC para ma-distract sila sa kahit anong pwedeng maging rotation at pwedeng maging objective sa kuhanin dito ng Archangel dahil meron na tayong isang objectives na mamataan na dito ng teams natin at the fair moment, the first turtle is now available into the Land of Dawn. Pero ginamit ni Flicker, yung Flicker na isa nating Pakito para makatakas doon sa Detour's Welcome na isa nating Barret. Pero nagbabakbakan na dito, may Feather Airstrike na nangyayari. Sino makakakuha ng Turtle? Nagbabakbakan, nagpipitikan. Pero dahil maganda ang pwesto ng RBC dito, nandun yung naka-punches ng isa nating Pakito. Mananakbo na yung Parsa, yung Barret na andun pa rin. Yung Grak, nandun yung Reward Manipulation, nandun yung Hayabusa, nagkakagi-pushing technique lamang. Mananakbo na yung Barret, running low health. Pero yung Turtle natin ay nag-reset yung buhay. Oh, medyo alanganin ito for the side of our Archangel kung ipagpapatuloy nila ito dahil onto the backlines, buhay na buhay pa rin naman dito si Sagit, no? Pero still, hindi pa rin talaga mapanghinaan ng lobby itong Archangel dahil meron na naman silang Feathered Earthstrike na marerely to get a lot of zoning capabilities laban sa RBC, but RBC will still be taking in that first turtle, pero unfortunately, nasagutan siya agad na dito. Nas welcome, we also have your Tyrant's Revenge, no? Para ma-counter out sila dito when it comes to the engagements, pero hindi pa rin talaga siya nakadigtas, and that is going to be deep punish laban dito sa RBC laban ng Archangel. Yes, they have the first turtle pero nakuha naman nila yung first blood. Nahuli ng kaunting segundo doon si Kaysen, split seconds lang para magamit ang first kill niya. Pag out, nahuli siya ng Dirt Detoros Welcome ng Barats. Although nakuha niya nga yung turtle pero dalawa, isa ang nawala sa kanila, kaya doon sa clash na iyon Archangel ang lumama. Oh, Archangel dito lumalamang napagdating sa mga nagiging resto nila and also the rotations laban dito kay YOLO. Now YOLO, hindi na siya naka-atras pa doon sa naging sakuna niya laban dito kay Escalera. We also have the potential threat pa na may bibigay ni Super Sakta. Nalagabang nakaagad siya dito, inaagawan niya kaagad dito ng mga resources ang isang lance. So Kaysen dito, pwede siyang umatras kahit papaano pero he needs to still get a hand onto this turtle or onto this objective into the jungle para magkaroon siya ng item advantage laban sa Archangel na nakakuha na nga ng 11k gold lead. And speaking of gold lead, we might see another potential of them securing this one since dito sa bottom lane, masyado nang nagiging maasim dito ang Archangel to the point na pwede na nilang ikasa ito laban kay YOLO. Change lane na ang dalawa nating side lane sa may top lane at bottom lane, pero nandun na naman yung Reward Manipulation ginamit, yung Phantom Execution, at ganun-ganun na lamang yung Barats na wala sa mapa. Kinokopya din dito ni Super Joy Boy yung ginagawang pagpapahirap sa jungler ng RBC. Kung kanina si YOLO ang gumagamit ng Grak, pinapahirap ang mag-farm, pero ngayon Archangel na ang gumagamit. Si Nerox copy machine nila doon yung strategy ng RBC. Yun ang maganda, para kahit papano may ano sila, may pang-counter initiate sila, may objective sila makukuha when it comes to the pickoffs and also the rotation. So pwede na lang ipindong dito laban sa isa't isa. But now we have Archangel trying to secure and defend in their middle lane dahil medyo malalim na ang pinupush dito ng RBC. I like their objectives pero syempre they need to get their hands on any kind of casualties laban dito sa Archangel na pwede sila mabawasan ng isa para makakuha sila ng advantage into this turtle. Dahil turtle is already up, we have here the Void Crystal. There's also the potential threat na may bibigay na nga ni YOLO stretching out from the bushes pero hindi pa rin nila ipagpapatuloy ito. Reset na lang muna para sa ating turtle. Eh, silang may bomba, maring Honey Glaze, ang Archangel, merong Claude, ang RBC, merong Alice. Tignan natin kung sinong sasabog sa middle game, sinong lalamang. Pero dito sa turtle fight, nandun yung Vulture, nandun yung pangharang na iyon. Pero nagbaksila, sabi nila, alam natin na nagamit na ng isang Grak yung kanyang Vulture. Alam natin mamamatay agad dito sa Sagit. At ganun-ganun na lamang, namatay din sa Sagit. Akala niya yung Claude ang mauuna, pero siya yung nauna.
Naunahan na nga, kumbaga, pagdating na nga sa Federal Earthstrike, palyado-palyado na kagad dito ang opportunity na ngayon ng Archangel to get this objective for them. We also have the opportunity ni YOLO para makapag-distract going into the backlines, pero problema kasi kapag nag-set up pa siya, malalagot lang siya dito when it comes to the Benad or when it comes to the Tetonus, welcome rather, na pwedeng ilatag dito ng isang Barrett laban sa kanila, and alam naman natin kung paano nagsisynchronize yung mga skills nila. But skill set speaking of, we have here the potential of them try to engage and burst down this Grock onto the middle lane, pero disengage siya lang muna sila dahil ayaw pa muna nilang umexena pa further since Archangel already has three kills advantage laban sa RBC. Binibigyan ng hard time ng isang Grock talaga yung Lancelot, kumuha ng mga objectives niya, kaya naman yung Hayabusa napapaikot na agad sa mapa nandun si YOLO, nakatayo lang doon si Joy Boy, hindi naman ginamitan ng skill, nag-disengage lang, pinoprotektahan niya lang yung Hayabusa, kumukuha ng red buff niya, at ngayon nakita niya may dalawa doon, binibigyan niya ng visualization ng Archangel, pero nandun 2-1, pero hindi na nila pinalagaan, sabi nila barats yan, makunat yan, mamaya na lang, mag-scaling na lang muna tayo sa ating mga items. Yes, onto the middle lane. Speaking of, we might see another objective na pwede ngang mangyari dito. All in favor of RBC, pero hindi pa rin talaga magiging sapat to. Dahil nandito at nakikita nila na buhay pa dito ang isang Parsa. Nakakuha na siya ng KDF 201. But look, a Super Joy Boy muna dahil medyo malalim na nga tinatahak ng luta laban dito sa RBC. But there goes the Predator Earthstrike to secure him his stability para makaligtas pa dito onto the Clash. And now it's all in favor of Archangel dahil nakakuha sila ng pick-off. There's also the potential of them pushing through into the middle lane, and now we have a 4-2 standing all in favor of Archangel, and look at their KDA or look at their gold lead rather na maububuo na nga laban dito sa RBC. Ito our 8 minute mark advantage, 22,000 laban sa 20,000, mukhang palyadong-palyado na kagad dito ang Archangel para makakuha ng reverse sweep, 2-1 laban sa RBC. Ang binabago ng Archangel ang title ng laban na ito, kung kanina RBC ang lamang, ngayon Archangel na ang namamayagpag. Tingnan natin kung masisilba nila ito ng isang pampanalo pa, pero nandun yung Eve, pinatay agad ng Hayabusa. Tingnan mo naman Lot, sabi ni Kaysen, gusto ko lang kumuha ng red buff, ayaw akong bigyan ng barats at ng isang grass, anong magagawa ko sa Clash kung wala akong red buff, sabi na pari mo Kaysen. Pero yung white charge siya binigay niya doon, ha? Ngayong mention mo yan, Kenta, gusto ko na mention mo yung lahat ng mga pambubuli na ginawa nila dito laban kay Kaysen, na hindi na siya nakakakuha ng objectives, eh. Hindi na siya nakaka-freely roam up against the members of Archangel dahil mamaya baka may Detolus welcome. There's also the damage output. Yes, barats lang yan, pero kasi kapag lumaki na yan, there's also the potential of the burst damage na pwede niyang ibigay with the stuns and also the rockets na hindi ka tuloy makakatakas with the knockback. But now, 9 minute mark ends our game time, 5-2 pa rin yung scoreline natin na all in favor of Archangel, pero let's see kung ano ba yung magiging bawi dito ng RBC. Dahil alam natin, and sobrang kampante ako pagdating sa mga pwedeng maging setup pa dito ni YOLO, basta't may maging response lang coming from the backlines, katulad ng ginawa nila kanina na magsisetup, and also the potential punish na may bibigay, may uulan naman dito ng Real World Manipulation, pero hindi Real World Manipulation na makikita natin the very moment, there's a Blazing Duet kasama yung Feathered Earthstrike, kaya naman disengage na lang tuloy muna dito RBC, hindi na siya makakuha pa ng farm niya. Kaysen dito, hirap na hirap na. Laki ng respeto ng Archangel sa Lancelot ni Kaysen. Ayaw nilang bigyan ng dalawang solid na buff. Sabi ng Archangel, pag nakuha mo yung red, hindi mo na makukuha itong blue. Binibigay talaga nila lahat ng ultimate skills nila para lang hindi magtagumpay na makapitan yung dalawang buff na iyon. Kaya ang nangyayari kay Kaysen, nasa loob na siya ng mapa. Hindi niya magawa yung aggressive type ng laro sapagkat kulang siya sa resources, kulang siya sa item. Although 4.747 lang ang pera dito, pero ang kanilang Hayabusa ay may 7,000 na sa item pa lamang. Kita-kita na natin kung sinong lamang, kung sino namamayagpak, at kung sinong kaya tumapos ng larong ito. Wala kasi makakapin doon sa kanya compared dito sa mga naging lineup dito ng Archangel. Meron sila Detonus welcome, and there's also the potential naman dito ni Super Joy Boy. Gamitin yung kanyang power of nature para mabigyan niya ng isang buwelo dito si Kaysen. Tapos hindi niya naman pagpapatuloy pa yung mga objectives niya, yung mga farm niya, even the red and blue buff. Kaya naman ngayon, hirap na hirap tuloy siyang huminga, pero mahihirap pa rin ba sila knowing that we have your sack shot coming in for the kills. Dito yung mga shuriken niya and finishing effects na lang may bibigay dito ng Parsa when it comes
regards to using ND, Federer's like minus one na naman dito ang RBC. Pero look at their potential to pick off another one. Pero nandito naman yung Tetonas. Welcome! Tapos, sabay Flicker. Now, Yolo is on the brink of despair. Brink of death. Labat dito kayo na Super Saction. Nabawasan na naman sila ng isa. And now, we have your Super Joy Boy. Napakalalim na naman. Pwede niya pang i-aggressive pa laban dito sa RBC. Pero buhay-buhay pa rin naman dito ang RBC dito. Pagkakataon naman nila makakuha pa ng pick off. Ang kaso nga lang sa Escalera going in from the backline using an defender as right. Nandito pa yung wall charge and there's also what potential talaga na may bibigyan na nga dito laban kay Escalera going in for the punish. Pero by time naman ang ginawa dito yung Super Joy Boy, kaya naman na-advance pa further si Super Saksha para makakuha at makadali pa ng isa. Pero sabi niya dito, enough na, pwede-pwede na yun, nakakasana yung winning conditions nila dahil napawasan na naman ng isang pang turret dito sa gitna. Mukhang 70-30 na ang ating percentage winning dito. May Archangel, meron pa silang Lord. Kayang-kaya na nila itong tapusin. May pang-box out pa sila na Parsa pag nandun na sila sa third tower ng RBC. Pero tignan natin, lahat sila nag-i-stack na doon. Yung isa nating Paris para lumaki siya na lumaki. At kaya niyang tankihing ang mga damage output ng RBC. Ngayon, ini-stack na lang nila yung mga minion waves. Gusto nilang tapusin na to, huwag na nating patagalin, huwag na nating hintayin na mag-scale pa yung isang Alice sa larong ito. Yung Gra, hinarangan pa yung Lord para mas mapatagal, para mas makalapit sa kanya, lahat na kalaban niya, pero dito magkakaroon ng clash, susugod niya, anda, level 2 Lord na ba? Hindi, level 1 Lord pa lang pala, pinupush na nila, hindi sila makapunta, nag-clear na sila sa may middle lane, pero mukhang tatapusin na, nandun yung shadow kill, nandun yung real weapon, pero enough ba yan para madepensahan ang tori nila, nasa middle na sila, inuubos nila konti-konti lahat ng tore, lahat ng resourceful, dan na lang daw kayo sa tore, sabi ng Archangel, at tuloy-tuloy pa rin ang laban, pero disengage siya daw, sabi nila, nakuha na nila lahat ng tore, pero nandun, yung Baras, ang kulit pa rin talaga, ayaw nilang iwanan, ayaw nilang matapos to, na ganun-ganun na lang nandun yung Watchers, at mukhang matay si Yolo, namatay si Yolo, may minion sa may bottom lane, at mukhang, eto na nga ba ito, madedepensa pa ba ng RBC, ang bilis, nakataks with the physical attack na isa nating Lord, at ito na nga ang mangyayari. Matatapos na ba? Maglalock tower na ba? Ginamit yung path of execution para mawala lahat ng crash gear doon. Inuubos lahat. Pero nandun yung Parsa. Tignan mo yung pwesto. Magbibitaw ng Feather Earth Strike. At ayun, yung sinasab, kumapit siya ng flicker para hindi tamaan ang path of execution. At mukhang mamamatay ba siya na andito sila tinatayuan sa tore. Ayaw na nilang alisan, parang batang kinawawa, ayaw nang payagan lumabas ng bahay. 10-3 scoreline, all still in favor of Archangel. 13-minute mark na into our game time. Sa haba, na, sa hinaba-haba ng ating naging clash into the Lord or into the base itself ng RBC, nagkaroon pa rin naman ng pagkakataon dito na mabuhay ang RBC dahil sobrang ganda ng ginawang clutch dito ni Isana, ha? Nandito kasi yung shadow kill committed already by Saksha, pero hindi pa rin siya naging enough dahil nag-prop up dito yung shield coming in from that ultimate ng isang Eve. Kaya naman hindi niya kaagad dito na pick off. Nagamit niya ba yung river manipulation to zone out the members from Archangel. And now Archangel, yes, they still have the minion waves. They still have the opportunity to keep them up going. Pero kapag nagkaroon sila ng error, possible naman magkaroon ng epic comeback dito ang RBC, knowing for a fact that they still have their winning conditions straight up. And also Casey na medyo maingat pa rin naman pagdating sa mga nagiging pick-offs niya and also the clashes. And wag natin kalimutan na 1-1 pa lang din naman yung kanyang KDA. But all means, yes, hindi pa siya nakakakuha ng pick-offs. Pero imagine kapag nakaipon na siya ng enough items, enough minion waves na mali-clear out dito laban sa Archangel, then pwede na maging vanalicious dito all in favor of RBC. So dapat Archangel, hindi na nila patagalin pa dito ang game natin, knowing that most of the times games na dito ng RBC ay nananalo pag umaabot na tayo ng 20 to 30 minutes mark of our game time. Nakikita naman na natin ngayon, no, medyo malalim na nga ang ina-advance pa further dito ng Archangel pagdating sa mga minion waves, pagdating sa kanilang pagpo-push off. Pero nalalarmi naman ako sa mga nagigipasuhan dito ni Yolo. Nakakakaba dahil baka sakaling ma-wild charge siya dito ng isang Graf Super Joy Boy dito, nakikipag one-on-one situation lang dito laban sa isang Kufra na makikipagbaluhan lang dito. Pero little na they know, waiting naman all to the back lines dito is si Escalera using in the Feathered Earthstrike para makaligpag pero ito, nandito na naman tayo. RBC, ginagawa ang lahat
ng kanilang magagawa para madepensahan itong tori nila. May konting baglan dito sa ating Discord, pero nandito nagbababa na rin yung Lancelot na patayin ng Claude. Wala na silang core ngayon. Mas madali na para sa Archangel matapos tong larong ito. Nandun yung Detonus Welcome, mapapatayan pa. Nandun pa yung Feather Earthstrike ngayon. Dalawa na ang nawala sa team ng RBC ngayon. Hindi na ata nila kailangan ng Lord para tapos nitong game na to, pero need nila. Sabi nila gusto nila maging sure sa laban na ito. Gusto nilang makuha ang tempo. Gusto nila dun sa 100%. Ayaw nilang piliteng natapusin dahil wala pa rong minion wave. Pero ngayon, within a Lord, doble na ang chance nila para manalo dito. Oo, no. They have a lot of chance to finish off this game bago man tayo pumasok sa 20th minute mark. Pero looking back into the lineup kasi dito ng RBC, more on scaling heroes yung mga heroes nila. We have your Alice to secure in the sustainability of coming into the front lines, tapos onto the backline naman dito is the Eve. Pero ang problema lang din sa kanila dito is that minion waves are already flowing. So much pressure na kagad ang maibibigay nila dito from the side of Archangel. And now we still have here the second level lord already marching into our middle lane. Kaya naman napakahirap na rin talaga sabihin kung makakakuha ba sila ng potential threat laban dito sa Archangel. But this is it for Archangel. We're looking back into the front lines sa ginagawa ngayon ng isang Baras. Going for the Donus Welcome, there's also the knockback ni Lua, Minecha, at nandito na yung star. And look at the vultures na hindi pa nagsama pa. Blazing the Wind, ika na sa na. There's also the Ruin with Manipulation. Pakito going for the knockout strike. So dito naman from the front lines, going for the kill. Laban dito kay Escalera. And now it's already a minus one for the side of Archangel. Makakabawas pa nga ba sila ng isa dito kung kaya pa rin nila nang i-push out dito members from the side of RBC. But still, buhay pa rin naman ang dugo dito ng RBC para protektahan yung kanilang base militar. Dahil buhay pa rin naman dito yung opportunity ni Alice to go in for the kills. But Pakito going in for the knockout strike. Sobrang risky nang pinapasok niya at dive in niya dito. But ang problema is, we also have here the torn apart memories and also the pick of potential na gagawin na nga ngayon ng Archangel up against the base itself of RBC. And that is going to conclude our match number one. All in favor of Archangel going in for the reverse sweep. Ang ganda ng pinakita ng Archangel doon sa dulong fight na yun. Nakita nila na masyadong lumalim si Kaizen doon sa may bottom lane at binigyan na agad nila. Tapos meron pang sumunod isa sa isang plano. Pagkatapos sa isang plano, susunod tayo sa isang plano. Puwan ng objectives, diretso sa mid at ayun yung naging sanhi kung bakit na-sweep nila into 2-1 ang team ng RBC. Archangel will take the match number 1. Imagine how many times sila nakakakuha ng advantage when it comes to the pick-off and also the clashes. Yes, you may have the chance na makuha at masecure nga dito yung Kufra, pero ano nga ba yung magiging sagot ng Kufra kung ang magiging advantage naman dito ng members from the side of Archangel is their early game. Pero yun na nga, no, that is just going to be our match number 1, series number 1, all in favor of Archangel. Shoutout lang muna sa lahat ng mga nanonood dyan. Thank you for watching in our series number 1 dito sa Just ML Cup. Magbabalik kami muli from the second broadcast. I am Honey Grace, dodobalik kasama ko ngayon si Kent, and we will be right back for our second series. Aqua Series. Ngayong bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, pwede ako! Comeback Active, powered by Enervon Active. Unilab yan. Aqua Series.